pera na baka maging bato pa. Pinababalik ng COA ang libu-libong pisong bonus na natanggap ng mga empleyado ng Kapitolyo ng Batangas. Depensa naman ni Governor Vilma Santos, may legal na basihan ang ibinigay nilang 14th month pay nung isang taon. Exclusive i-Bandila mo, Carlin Bongkin. Higit 2,000 empleyado ng Batangas Provincial Office ang nakatanggap ng karagdagang year-end bonus o 14th month pay noong Disyembre. Katumbas ng sweldo ang bonus kung 15,000 pesos pataas ang sweldo ng empleyado. 15,000 pesos naman ang makukuha kung mas mababa sa 15,000 ang sweldo. At 10,000 pesos naman sa mga casual employee. Aabot sa 45 million pesos ang pondo para sa bonus. Pero sabi ng Commission on Audit, dapat itong isoli. Ayon sa COA, irregular ang paglalabas ng pondo dahil hindi ito sakop ng salary standardization law. Cash gift, mid-year at year-end bonus lang ang pinapayagang ibigay at walang karagdagang isa pang year-end bonus. Tanging resolusyon ng sangguniang panlalawigan ang ginawang basihan sa pagbibigay ng bonus. Umapila na ang provincial government sa COA noong July 15 para panigan ang kanilang posisyon na pagbigyan na ang bonus. Giit ng provincial government, galing sa savings ng personal services ang bonus at merong legal na basihan. Ito naman kasi kung pagbabasihan natin sa local government code ay nakalagay naman ito depende sa availability of funds. According to the local government code, the LGU to the sanggunian has the power to determine allowances, incentives, and bonus to the employees. Sakaling hindi pagbigyan ng COA, babawiin ng pamahalaang panlalawigan ang ibinigay na bonus sa mga empleyado. Ibabalik ito ng mga empleyado. Well aware naman sila dito sa ganitong posisyon. Nung ibinigay namin ito, we believe na ito ay tama. Pag-aaralan pa ng COA ang apila. Nauna na nilang sinabi na may mga batas at panuntunang dapat sundin sa pagbibigay ng bonus o incentive sa mga empleyado. Carolyn Bonkin, ABS-CBN News.